Hey everyone! Welcome to my channel. This is Vanessa. And today, sa ating video guys, mag-unbox tayo. I will also share my experience and my thoughts about the new arrival ni Apple. So, ito guys, yung laptop na MacBook Pro na may M1 chip. Ayan! Super excited ako guys kasi sobrang bilis daw kapag merong M1 chip yung inyong laptop. And of course, this review, this opinions na maririnig nyo coming from me, coming from a content creator lang guys. Hindi naman ako super techie person, so pagpasensyahan nyo na. But I'm going to explain you and of course, give you my honest thoughts about this laptop na in-invest natin guys kasi sobrang hindi biro ang kanyang presyo. So, if you wanna know more about this product, then keep on watching. So, on my last vlog guys, kung hindi nyo pa napapanood, it's just a daily vlog of mine. And there, I actually unboxed my laptop. So, makikita nyo na in-unbox ko na siya ng bonggang-bongga. When it comes to their packaging, syempre, kilala nyo naman ng Apple, bongga. Ang kanilang packaging, very minimalist lang, very simple, sobrang secured yung inyong gadget pagdating sa kanilang packaging process. So, I got the 14-inch one kasi guys, una sa lahat, ang base price nito is nasa $2,000 na. And hindi pa included doon yung mga upgrades na gusto nyo. So if you want to try naman the 16-inch laptop, ang base price naman doon is nasa $2,500. And wala pa yung mga upgrades doon. So imagine ninyo, di ba? Kung mag-upgrade pa kayo, mag-add pa kayo ng mga upgrades, then mag-add up yung price niya. And next thing you know, you're already buying a really, really expensive laptop na kapresyo niya halos ang isang Chanel bag. But for me, since hindi ko naman kailangan ng Chanel bag guys, mas prefer ko na gumastos ng bongga sa isang laptop na ganito na magagamit natin for so many years. But I know Chanel bag is also an investment. But for me guys, I'd rather buy this one. So, umpisahan natin guys sa exterior ng laptop ni MacBook Pro. So, ayan siya guys. Super nice. Very slick tingnan. Ayan o. And I really like the color guys na nakuha ko na space gray. I'm really glad na hindi ko kinuha yung silver just because I'm really into right now sa darker color na laptop ni Apple. Ayan. Medyo mabigat din itong laptop na to guys, itong 14-inch. I also want to comment yung Apple logo dito. It is now dark and kapag in-on nyo yung laptop, hindi na siya umiilaw guys. Kasi, I guess, Apple learned that from their previous laptops, yung mga umiilaw na Apple logo sa screen, it's becoming parang translucent when you're using your laptop. Parang may ilaw ng bahagya yung screen mo ng Apple doon sa gitna. So parang it kind of bothers sa mga other users. And now they learned their lesson and they created this really nice logo. Very simple lang naman, hindi naman niya kailangan umilaw ng bongga, di ba? Pero now it is a black color. Ayan, actually parang mirror black yung kanyang itsura. Ayan. Sa gilid naman ng laptop guys, makikita nyo yung tatlong Thunderbolt 4 ports. Meron din siyang HDMI port. And yung na-appreciate ko din dito guys, is makikita nyo sa gilid ng laptop, is yung SDXC card slot. So kapag nag-e-edit tayo ng mga videos, kailangan natin mag-transfer ng files. Of course, you need that SD card nyo, di ba? So meron siyang slot doon and it will automatically transfer your files smoothly, fast, very, very convenient. And yung power adapter naman is MagSafe. So, yun talaga yung parang nagustuhan ko din sa laptop na to. Sa likod naman guys, makikita nyo meron siyang maliit na mga ganyan. Ito, hindi ko alam kung anong tawag, but it is actually a nice addition sa laptop kasi nga naman parang meron siyang maliit na stand, parang ganun. So, it was a nice accent. I really don't mind that they put this one here.
Tapos meron silang naka-engrave. Ayan, ang ganda-ganda guys. Merong naka-engrave dito na MacBook Pro. Ayan. Alam nyo guys, nagagamit ko na siya for a week now. And ang masasabi ko is hindi siya talaga umiinit. And sa mga luma kong laptops guys, yung nararanasan ko talaga na habang nag-e-edit kayo or kahit na gagawa lang kayo ng school projects, ng work nyo, ganyan. Ang bilis uminit nung nitong part na to guys. And for this one, I've tested it for a week now. And nag-e-edit ako ng mga 4K videos. I've opened so many windows and they're all working like continuously all together. Sobrang smooth ng ano niya, ng processing niya. And yung fan, wala kang maririnig na fan guys. Hindi rin siya umiinit. Sobrang tahimik lang niya. And sobrang na-appreciate ko yung ginawa ni Apple talaga sa ano na yan, sa feature na yan. Talagang user-friendly whenever you're editing your videos, editing sa Photoshop, sa Illustrator, you know, yung mga creative apps na yan or creative programs na yan. And of course, when you're browsing websites and YouTube, kahit ilang windows pang naka-open and they're all playing together, walang problema guys. Ganun siya, ka-convenient, kabilis, ka-smooth ng process guys nitong laptop na to. Pakita ko lang sa inyo yung power adapter niya guys. Ito siya, ayan. Super simple lang, but I really like na ganito na yung itsura niya. Parang very very safe, very matibay. And kapag naka-plug siya, it is of course a MagSafe one. Hindi siya agad-agad natatanggal. Very strong, very sturdy, and it is really safe, di ba? Then, natatanggal din itong part na to. Ayan. So, makikita niyo, meron ditong port, di ba? I really like na when you're packing your laptop sa inyong bag, mas convenient na inaalis itong part na to kasi hindi siya nakausli ng ganyan, di ba? Isa pang nagustuhan ko guys is yung Touch ID feature nitong laptop. I really like it kasi parang feeling ko napaka high-tech, napaka futuristic ni Apple. When it is on sleep and you have to just turn it on, it's just gonna ask you your Touch ID. So, ang ginawa ko, sinet ko lang yung fingerprints ko dito sa aking hintuturo. Ayan. So, every time that I turn it on, I just touch the button like this and it turns on automatically. I don't have to enter the password. Though, meron siyang password pa rin. But, you can just turn it on just using your Touch ID. Diba? Let's talk about the screen, guys. So, sa screen niya, yung display niya, guys, it is a Liquid Retina XDR display na meron siyang 3,024x1,964 native resolution at 254 pixels per inch. Sobrang linaw niya, guys. Sobrang ganda. Sobrang vibrant ng colors. And kahit nakatagilid ang laptop, makikita niyo pa rin yung screen. Ganun siya kalinaw. Now, let's talk about the refresh rates. Ang refresh rates niya, guys, sobrang, sobrang bilis. It is up to 120Hz. Ang base memory na makukuha nyo is 16GB unified memory. But you can configure it, you can upgrade it into 32GB kagaya ng kinuha ko, guys. So, pwede kayong mamili ng M1 Pro or M1 Max na chip. Yun ay sobrang bilis, guys. Pareho silang sobrang mabilis ang pag-process. And meron ding 64GB. So, when it comes to battery and power, kung meron kayong mga streaming apps, pwede tong mag-last for up to 17 hours. Okay, movie playback. Meron din tong up to 11 hours wireless web. So, kung nakakonect kayo sa inyong Wi-Fi, ayan, matagal ang paggamit nyo ng laptop. Yung makukuha nyo na power adapter is USB-C ang tawag na merong MagSafe 3 cable. And of course, fast charging siya guys. So yung nakuha natin dito guys is 96 watts USB-C power adapter. Kasi guys, in-upgrade ko yung aking laptop. So nagdagdag ako ng 32GB memory. Ayan. So, let's talk about the storage naman, guys. So, tapos na tayo sa memory, ngayon storage naman. Gaano ba kadami yung masustore nyo ng files, na videos, and all that sa inyong laptop? Ngayon,
pwede kayong mag-upgrade guys kasi ang base storage niya is 512GB lang. But kung mag-upgrade kayo, kagaya ng ginawa ko, meron silang 1TB, 2TB, 4TB, or 8TB. Yung sa akin, in-upgrade ko ng 2TB. Kaya naman, I can store as many files as I want, kahit na 4K videos yung mga ini-edit ko for my YouTube content, pwede ko siyang i-store sa aking laptop kasi malaki, 2TB ang kanyang storage capacity. Kapag kayo ay nagbe-video, yung mga SD card nyo, maaari nyo nang ipasok sa laptop na to. Pwede na niyang i-read, pwede niya nang i-transfer ang inyong files by just having that SD card slot. Meron siyang HDMI port, super convenient, lalo na if you want to mirror your laptop screen sa inyong smart TV or kung saan man. When it comes to video support guys, wala rin akong masabi. I am so speechless kasi napakabilis whenever I edit videos in 4K. And yung mga videos na tina-transfer ko guys, minsan umaabot ng 35GB. Sobrang nakakaloka kasi sa dami ng mga videos na hindi ko pa na-edit, tina-transfer ko siya in one sitting and the transfer for 35GB, it only takes 5 minutes. Guys, grabe, napakabilis. And wala akong ganung experience na naranasan sa mga luma kong laptop, even sa aking mga desktop. So when it comes to external displays, kapag gusto nyong i-mirror or i-cast ang inyong screen sa laptop, sa inyong smart TV, sa inyong, you know, other TVs, mga ganyan, pwede siyang mag-display ng 4K, 6K, mga ganon. Ang kanyang resolution, bonggang-bongga guys. So yung camera niya guys, dito kapag nag-FaceTime kayo, it's already 1080p FaceTime HD camera. Sobrang linaw guys when you're doing your Zoom or your FaceTime. Sa audio naman guys, I really like the placement ng kanyang speaker. I've already tried it out, playing music. Parang hindi nagpe-play sa laptop eh. Parang nagpe-play siya sa napakagandang speaker. I'm not exaggerating, but the sound quality na lumalabas dito sa laptop na to, parang hindi nagagaling sa laptop. Parang siya nagagaling sa TV, sa isang speaker. Ang lakas niya guys, yung bass tone niya, ang ganda. And sobrang ganda lang niya talaga. Kaya naman ganun ang kanyang audio is because it is a high fidelity 6-speaker sound system with force cancelling woofers. Wide stereo sound, it supports a spatial audio when playing music or video with Dolby Atmos on built-in speakers. Ang kanyang audio guys, it's already a studio quality daw with 3 mic array with high signal to noise ratio and directional beam forming. Na-mention ko kanina na hindi ako sure kung gaano siya kabigat, but according kay Apple, ito ay 3.5 pounds or 1.4 kilograms. So syempre, nung in-unbox natin yung laptop, nag-a-update na siya sa bagong operating system ni Apple, which is Monterey. Sa mga apps naman, agad-agad nyo makikita yung mga basic apps dyan. So of course, meron ka ng App Store, meron kang Calendar, FaceTime, GarageBand, meron ka ding iMovie, Keynote, Maps, meron ka ding yung iMessage, yung iTunes, or yung Music na ang tawag dun sa app na yon. And of course, meron kang Pages, Photo Booth, Photos, where of course you have to transfer files from your iPhone. Yun yung mga apps na agad-agad yung makikita when you're opening your super brand new laptop. So syempre, when I unbox this laptop last time dun sa aking last vlog, makikita nyo dun na sinabi ko nga it is a 14-inch laptop yung kinuha natin. Nag-upgrade tayo guys. So again, yung in-upgrade ko dito is yung kanyang memory ay 32GB and yung kanyang storage is 2TB. Sa box na yon, syempre, makukuha nyo yung inyong laptop, yung inyong power adapter, yan, na may kasamang MagSafe cable. Yun lang. Yun lang ang makukuha nyo sa box na yon. At wala nang iba. So, according kay Apple guys, ang MacBook Pro na ito ay made with better materials. So, it is 100% recycled, 35% more recycled plastic in multiple components.
sa mga, I guess, sa mga nakikita nyong feature nitong laptop. And of course, energy efficient. So this is Energy Star certified na guys. Sa kanilang packaging, they are very responsible to that because they already made it into 90% more fiber-based packaging. 100% virgin wood fiber comes from responsibly managed forest. Apple has a zero waste program. It helps suppliers eliminate waste sent to the landfill. Kasi naman si Apple, labas na labas ng bagong ano, 'di ba guys? Bagong gadget sa Apple iPhone pa lang, even sa laptop, sa iMac, 'di ba? So they're already practicing green manufacturing. So I also want to share guys that before I bought this laptop, ginamit ko ang kanilang trade-in offer. Meron silang trade-in na tinatawag. Kung meron kayong mga lumang laptop na hindi nyo na ginagamit, pwede nyong i-trade-in kay Apple. So what I did was I requested a trade-in, and yung trade-in na yon, meron kayong makukuhang credit. And sila yung magde-decide kung magkano, how much your laptop valued at. So yung sa akin, $160 lang guys, kasi sobrang luma na nung laptop ko, 2012 pa siya. So instead of me keeping that old laptop, ang ginawa ko, ginamit ko na yung kanilang trade-in program, and I sent that laptop sa Apple for them to recycle it. Instead of mapunta siya sa landfill, diba, i-recycle lang nila yon. And I got the $160 credit. $160 lang ang kin-credit guys, but even though ganon, maliit lang siya, at least magagamit ko yon sa pagbayad kahit papano sa aking bagong laptop. Plus, hindi rin ako nag-keep ng old gadget sa bahay na naluluma lang siya and mapunta lang sa landfill, ba? Diba? Mas maiging ibalik mo na lang kay Apple and they're gonna recycle your old laptop. So, yan ang ginawa natin. Para sa akin guys, napakagandang gamitin ito. For a week now, I've been using this laptop to edit my videos, and some of my videos talaga, well, most of my videos are already in 4K, kagaya nito, and na-edit ko siya in one sitting guys, even transferring the files, editing it so smoothly in 4K. And bilang isang content creator, isang YouTuber, sobrang worth it siya, and alam ko agad na magagamit ko siya for many, many years. And to me, I think it is worth to invest. Kaya nga lang, napakalaki ng nagastos ko dito guys. But of course, I'm just thinking ahead na magagamit ko talaga siya for many, many, many years. Ma-ROI ko siya guys, ng bonggang-bongga. Hindi pwedeng hindi. Kaya ayan. So ayan lang guys, if you have any questions regarding the new laptop ni Apple, don't forget leave that question sa aking comment box. And don't forget to hit the like button kung nagustuhan nyo yung mga ganitong videos. And subscribe to my channel kung hindi pa kayo nagsasubscribe. I'll see you guys on my next video. Bye!